Nung bumili ako ng Sigma 250cc, isa din talaga si MotorStar Z200 ang isa sa iniisip ko rin na pwede kayang ito na lang ang gawin kong motorsiklo ko. Pero naisip ko rin talaga guys na medyo advantage talaga si Sigma 250 kaysa kay Z200. Pero guys, ngayon meron ngang inilabas si MotorStar na panapat kay Sigma 250cc. Ito nga si MotorStar GPR 250cc na kung titignan ay akala mo yung Z200 lang. Pero ito pala ay 250cc na. So dito sa vlog na to guys, ito yung ating pag-uusapan, no? Kung ano ba talaga yung mga nadagdag at mga nabago sa motorsiklo na ito. Marami ang ilan na natuwa dahil nga naglabas si MotorStar ng 250cc kategory na Z na sports type na motor. Ngayon, marami din ang nadismaya dito sa motorsiklo na ito na bakit kaya, ano? So dito sa video natin, aalamin natin kung bakit marami nadismaya at ngayon, meron din tayong mga ilang sasabihin tungkol sa motorsiklo nito at babanggitin din natin kung magkano ang presyo ng motorsiklo nito. So samahan nyo ako guys, let's go! Bago nga pala magsimula ang vlog na to guys, no, gusto ko munang magbigay ng credit kay Monski Anohada, no, dahil sa kanya galing ang video na gagamitin natin sa vlog na ito, no. So si Monski ang kumuha ng video na to at pinagpaalam ko po na gagamitin ko ang kanyang video sa ating vlog at sumagot naman si Monski na okay daw, no problem daw. Kaya si Monski na rin mismo ang nag-send sa messenger para magamit natin ang video na yan dito sa ating vlog, no. So nagpapasalamat ako kay Monski Anohada, no. So shout out sa iyo at credit na rin, no. Maraming salamat sa pagpapahiram ng iyong video para mapag-usapan natin ang Explorer GPR 250cc ng MotorStar. So ano pang hinihintay natin guys, no? Pag-usapan na nga natin ang Explorer GPR 250cc ng MotorStar. Yun nga guys, no, ano nga ba na bago kay MotorStar Z250 o yung GPR 250 na Explorer ng MotorStar, no? Ito nga yung bagong nilabas nila na meron pa lamang sa mga probinsya katulad ng Cebu. Pero dito nga sa Luzon at sa Metro Manila ay wala pa nga ito motorsiklo. Alam naman natin guys, no, na si MotorStar ay meron ng 250cc na motorsiklo na sports bike category. At yun nga yung dual disc brake sa unahan. Pero guys, ang inaabangan ng ilan yung upgraded at bagong itsura ng Z200, no. Yun nga yung 250cc na ang itsura ay itsura ni 200 na MotorStar na Explorer. At ito makamakailan nga lamang ay naglabas nga si MotorStar at ito nga yung GPR 250cc nila na motorsiklo na Explorer. At ito ay hindi fake news guys kasi kinonfirm talaga na meron na yung motorsiklo na yan dito sa Pilipinas. At katulad yan na nasa video, actual footage yan ng video na yan na nandito sa Pilipinas ang motorsiklo na yan. Kaya laking tuwa talaga ng mga ilang rider na meron na namang bagong 250cc na China bike na tsak na pangmasa talaga ang presyo. Dahil guys, alam naman natin na ang presyo nito ay napakamura. Afford na afford talaga ng isang rider na nangarap na magkaroon ng sports bike na motorsiklo. Pero ang tanong, bakit kaya marami ang nadismaya sa motorsiklo na ito? Yung MotorStar na Explorer na GPR 250cc. Kasi alam natin guys, no, na pag may nilabas na bagong motorsiklo ang isang brand dito sa Pilipinas, at lalong alam natin na pangmasa ang presyo na ito, tsak talaga na tayo ay matutuwa. Pero guys, dito nga sa motorsiklo na ito, meron lang namang ilan na may mga negatibong nasabi dito sa motorsiklo nga na ito. Ano-ano yun? So simulan natin guys. Number one guys nga, ay yung kanyang itsura. So kumbaga, nag-upgrade na rin naman din sila ng motorsiklo nila, no. Ginawa na rin naman nilang 250cc. Pero sana nagkonting bago sila sa looks ng motorsiklo nito. Pero guys, masasabi din natin na meron na makonting pinagbago nga, no, kasi alam naman natin na ang kanyang appearance ay racing inspired decals na and high aggressive looks na talaga ang GPR 250cc na ito, no. Kaya masasabi din natin na meron namang konting binago sa looks ng motorsiklo na ito. Pero kung titignan mo, parang Z200 pa rin na
old model. Ngayon, kung tatanungin mo naman, kamusta naman sa kanyang engine specs? Guys, dun nga medyo kami nagulat din. Kahit ako nagulat din, no? Kasi 250cc siya. Pero yung engine specs niya, guys, is wala siyang pinagkaiba halos doon sa Zay 200. Hindi ko naman ginagawang negatibo ang motosiklo na ito, guys, no? Parang binabanggit ko lang talaga dito na kung nag-upgrade na rin naman sila ng motosiklo, sana nagkonti sila ng upgrade din sa engine specs. Kasi alam naman natin yung engine type niya ay ganun pa rin. Single overhead cam pa rin. Oil cooled pa rin. Naka one cylinder displacement pa rin siya. Pero okay lang yun kasi alam naman natin ang 250cc pwede naman talaga na one cylinder. Pero ang nagkaiba lang sa kanya, guys, is 249cc na ang kanyang engine displacement. Pero ang kanyang ignition type is CDI pa rin. Kumbaga kung konting upgrade, maganda siguro kung yung ignition type ay ginawa na rin nila na fuel injected. Kasi alam naman natin na kahit China bike yan, kayang-kaya nilang gawin na fuel injected ang ignition type ng motorsiklo nito. Dahil alam natin na si Rusi naglalabas na rin yan ng FI na mga motorsiklo. Kaya talagang kayang-kayang gawin din na FI ang ignition type sana ng motorsiklo nito. Pero wala tayong magagawa, yun nga yung kanya ignition type. So naka-CDI pa rin siya, guys. So same pa rin sa old model na Z200. Ngayon, guys, no, yung isa nga na parang na-dismaya rin yung ilang rider no, nung nakita nila ang motorsiklo nito na 250cc na is yung kanyang transmission manual speed, no? Kasi alam naman natin na yung old model nito, yung Z200 is 5 speed lang. Pero si Sigma 250cc, dahil nga 250cc na siya, 6 speed ang kanyang transmission gearing, no? Pero dito nga sa Z250 Explorer na GPR ng Motorstar ay medyo nalungkot nga ang ilan, no? Dahil 5 speed pa rin ang kanyang transmission gearing, no? So parang hindi talaga nag-upgrade pa rin pagdating sa kanyang speed kasi 5 speed pa rin ang kanyang transmission. At katulad din ng Z200, no? Ang kanyang starting system is ganun din, kick and electric pa rin. May mga ilan na nagsasabi na sana daw tinanggal na yung kick dahil nga kasi sa 250cc na to, kumbaga parang masakit-sakit na to, kumbaga papadyakan natin, tapos ganun kalaki yung engine, 250cc, no? Kumbaga inisip nila na kaya siguro nakakick pa rin ang starter nito, kaya may kick pa rin dahil nga ang kanyang manual transmission is 5 speed pa rin. So ganun pa rin, guys, no, yung kanyang starting system is kick and electric pa rin. Same pa rin sa Z200 na old model. Ngayon, pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, meron na siya na 14 liters, no? Yung kanyang fuel tank capacity is 14 liters at tapos yung kanyang tire size is ganun din, same pa rin sa old model, naka 110 pa rin at 130 sa likuran. 110 by 70 by 17 sa unahan at 130 by 70 by 70 naman sa likuran. Tapos yung kanyang mga preno, no, is hydraulic type disc brake pa rin. Same pa rin sa Z200 na all model. Kumbaga nagbago lang yung mga disc brake ng 250cc compare sa 200cc ng Motorstar Explorer. Ngayon, guys, no, kung tatanungin nyo kung magkano naman kaya ang presyo ng motorsiklo nito, itong Motorstar GPR 250cc dito sa Pilipinas. So, ang sagot, guys, is hindi rin gaanong nalalayo sa Z200 kasi ang presyo ng 250cc na motorsiklo nito ay nagkakahalaga nga po ng 79,000 pesos. 79,000 pesos, guys, so napakamura talaga, no? So affordable talaga at pangmasa ang presyo niya. Pero, guys, nakadepende pa rin yan sa mga motor star outlet ng inyong lugar, no, kung magkano ang ibibigay nilang presyo. Pero sa tingin ko, hindi naman nalalayo sa 79,000 pesos. So masasabi natin na pasok na pasok talaga at pangmasa talaga ang presyo na ito. Kumbaga okay lang kahit walang gaano na bago, pero 250cc na kanyang displacement. At alam naman natin na dahil 250cc na ito, meron itong pagbabago na sa kanyang performance. So pag-usapan naman natin ang kanyang final drive. Yun nga yung kanyang sprocket combination. So dito, guys, marami nga ang natuwa sa kanyang sprocket combination dahil nga ito ay naka-equipped with 520 size drive chain na. So ang kanyang sprocket combination, guys, is 520 na, no, ang kanyang size. Hindi na siya naka 428 kasi alam naman natin na kapag 528 is mas matibay na. Ngayon, guys, ang tanong, ano ba ang kinagandahan ng naka 520 size na sprocket combination? Ito kasi ay nakakapag-provide ng reliability and no worry free driving dahil nga sa mas matibay nga ang 520 size na sprocket combination. Kaya dito, guys, is marami nga rin na natuwa, no, dahil nga naka 520 size na rin ang kanyang drive chain. At meron pa isang nakatinatuan din ang ilang mga rider, no, kasi nga alam naman natin na kapag 250cc is pasok na sa 3 years registration sa kanyang OR, no. So ibig sabihin mapapaso or mag-e-expire ang kanyang registration, no, is 3 years bago siya ma-expire. So maganda, guys, no. Pero, guys, no, nakadepende pa rin yan sa kasa ng Motorstar na outlet na pagkukuha na nyo. Pero, guys, para malaman nyo, ngayon, guys, paano malalaman
kung pang 3 years ba ang registration ng OR ng motorsiklo nyo na 250cc. So, ito guys, no, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman. Ang ilan kasi ay bumabase sila sa date ng OR, CR or OR ng motorsiklo ninyo. Pero guys, ang mga motorsiklo na 250cc pataas or meron din naman ng mga 200cc, yan ay pasok na sa 3 years registration. Ngayon, paano nyo malalaman na pasok sa 3 years registration ang motorsiklo nyo? Siyempre, number 1, huwag kayong babase sa date ng inyong OR. Bumase po kayo doon sa kanyang MBUC file. No, makikita nyo yun doon sa breakdown of payment. Makikita nyo yung MBUC file na nakasulat is 720.00. Pag nakasulat doon guys is 720.00, ibig sabihin nun, yun yung binayaran ng kasa sa registration ng motorsiklo nyo. So, ibig sabihin, yun ay pasok sa 3 years. Pero guys, pag yan ay nakasulat dyan is 300 something or 400 something, yun ay 1 year registration lamang. Pero pag ganito kataas na 720.00 ang nakasulat sa kanyang MBUC file, ito nga ay pasok sa 3 years registration. So, ganun pa man guys, no, ito nga ay isang honest review lamang may kinalaman kay Explorer GPR 250 ng Motorstar na bagong ang labas nila. No. So, ito ay honest review lamang po. At ganyan din, nagbigay din ako ng konting kaalaman lang sa mga kapwa natin rider at sa mga solid natin na subscriber. So, I hope na nagustuhan nyo itong video na to guys. No. At alam ko na marami din na nagkagusto sa motosiklo na yan, yung 250cc ng Motorstar. So, dito na siguro tapusin yung vlog guys. No. Nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta kay Kaboy Moto Vlog. So, don't forget to subscribe my YouTube channel and like this video and share guys. No. Para din malaman na ilan nating mga kababayan ang may kinalaman sa motosiklo na to. So, dito ko na tapusin guys. Ichi Boy!